Hi guys! Welcome back to the Unboxing Live, and today, share ko sa inyo kung ano so far ang views ko about using PayMaya card. Kasi marami sa inyo ang na-curious kung maganda bang gamitin or sulit ba. Well, to tell you honestly, nakuha ko siya ng libre sa PLDT as a PLDT subscriber for over 3 years. And then, after nun, nakita ko doon sa poster nila na pwede mong i-enroll yun sa MVP Rewards Card and then makakakuha ka ng libreng physical card which is also powered by PayMaya. And sa mga nagtatanong kung paano ko nakukuha ng libre, pwede nyo namang i-check yung website MVP Rewards and makikita nyo kung paano mag-avail. Ngayon, hindi ko alam kung free pa ba siya until now. Kaya lang, pwede ka rin naman bumili ng PayMaya card. Pwede ka rin yatang mag-apply online and then isa-send sa'yo via email yung card. And then, same thing, kahit MVP Rewards card yung gamit ko, is pwede ko siyang paloadan sa SM. And every time na pinapaloadan ko siya sa SM, wala siyang charge, which is, you know, good. And para siyang bangko, kasi pag nag-save ka sa kanya, although walang interest, pero nagkakaroon ka ng mga rebates. Yun nga lang, konti-konti, pero mas malaki pa rin compared mo sa bank. And kapag upgraded siya, pwede kang mag-withdraw sa ATM. So, I tried every time na nag-withdraw ako is ginagamit ko yung Metro Bank na ATM machine which is mas acceptable kasi may time na error ang lumalabas. So, nangyari na rin yan nung ginamit ko siya sa grocery store which is syempre hassle at times kasi syempre nga kung wala ka talaga kasi doon lang nakadepende yung pambili mo ng grocery. Yun. And ano nangyari yun sa akin, hindi naman ako nag-worry. And ang ginawa ko na lang is pumunta ako sa ATM machine, Metro Bank. And dun ko na-withdraw yung pera na kailangan ko para sa grocery. So, nangyari yun twice. Pero so far naman, wala naman. Actually, nag-send din ako sa kanila ng message and tinanong ko kung bakit ganon, bakit hindi in-accept, ganon. So, nangyayari talaga may time kasi na system down ang PayMaya. Now, in terms of paying the bills, kahit hindi MVP Rewards yan, kahit PayMaya lang yan, na green card na in-apply mo online, na natanggap mo, ang maganda sa kanya is para ka may loading station. So, sa 150 na babayaran mo, meron ka ng pang-load. So, ibig sabihin, kahit na hindi ka mag-postpaid, paloadan mo lang yung PayMaya sa mga pwede rin sa smart padala eh. Pwede rin yun. Kaya lang may charge. And then, so for 4,000 pesos, nasa 65 ang charge nila sa nga ba yung smart padala. And then, pag sa SM, walang charge. Hindi ko lang sure kung PayMaya ng iba may charge. Pero yung sa own savings ko, wala. And, tapos, after mong paloadan at may fund ka na dun sa PayMaya mo, mas maganda kung i-link mo siya dun sa PayMaya app. So, paano nga ba yun? Basta, pumunta ka na sa Play Store kung Android yung phone mo and kung iPhone is hanapin mo lang ang PayMaya doon. And then, after ma-download siya, kung magpapa-upgrade ka, mas mabilis kasi once na fill out mo yung form, may tatawag sa'yo na parang call center agent, i-confirm lang yung application mo for upgrade ng PayMaya and then tatanungin yung ibang mga info and also importante na meron kang valid ID kasi nung time na tinawagan nila ako connected sa internet yun nagtanong sila ng information and then yung
valid government ID. Ang pinakita ko is yung postal ID ko. So, naka-video call kayo and then iaharap mo sa kanya yung ID mo and also pati ikaw. So, para magpi-picture taking kayo, tapos yung call center agent na magkocontrol. So, ayun. Madali lang siya, just a few minutes after nung fill out ko at after ni interview, mga ilang minutes lang. And then, after that, makaka-receive ka ng message na okay na. So, confirm na na-upgraded na siya. So, compared sa bank, ang pinakamaganda dito is kahit magbayad ka sa card, kunyari hindi siya MVP Rewards or Paymaya card, magbabayad ka yata ng 100 to 150, right? So, pag nagbayad ka ng 150 sa card at nilink mo siya doon sa Paymaya app, magiging yung physical card na yon, pag nilink mo sa Paymaya app, is makikita mo magsisink in na pa yung amount kung magkano mo niload. So, pwede mo siya pambayad sa mga grocery stores. Para siya nag-work as credit card din. So, madali. Madali lang yung transaction para ka merong prepaid na or meron kang ATM. Now, for Paymaya app, ang maganda doon is makakabayad ka sa internet. So, iba yung virtual card sa physical card. So, pag virtual card, may makikita ka sa application ng Paymaya yung card na yun, either Visa or MasterCard. Pero ang natatandaan ko, yung physical card is Visa, MasterCard is yung virtual. So, magkaiba siya. Kung bibili ka online, yun ang ipang bibili mo, yung virtual card o yung card na makikita mo doon sa Paymaya app. And kukunin mo yung CCV niya, yung information expiration date, full name mo. And yun lang i-enter mo kung halimbawa bibili ka sa Lazada or sa Shopee or any other online shopping stores. So, na-try ko na siya, nag-work naman. Kaya lang, hindi ko lang siya talaga ginagamit kasi uso naman ang cash on delivery. Yan. Now, if, kunyari, ayaw mo naman ng postpaid kasi di ba minsan malakas sa data yung pag may internet mobile ka tapos postpaid yung phone mo. So, ang kagandahan sa Paymaya is pag magbabayad ka ng bills. So, nagbabayad ako ng bills sa PLDT through Paymaya. And dati wala silang prepaid na payment sa Signal, ngayon meron na. So, mamimili ka doon. Ang pinaka-minimum na payment is 200 pataas. And then, pwede ka din magbayad ng ilaw, kuryente, ganon. So, maganda siya. Dali, enter mo lang yung account number mo and yung pangalan nung nasa account. Yun na, mababayaran mo na siya. And ano pa ba? Ang pinaka-convenient is, kunyari, walang load yung friend mo or gusto bumili ng friend mo ng load sa labas. So, ba't ba pa kailangan mahirapan siya kung every time connected ka naman sa internet, pwede kang magkaroon ng sarili mong loading station or payment station. Kasi, pag nagbabayad ka ng signal, hindi lang naman yung signal mo sa bahay ang pwede mong bayaran. So, pwede mo din bayaran yung sa kapitbahay mo, kung babayaran ka niya. And makikita mo doon, para siyang loading station. Merong ka ding, kung gusto mo babayaran ng sobra, okay lang. Pero kung pababayaran mo na isakto sa amount, makikita mo naman doon is mababawasan yung amount ng iloload mo. Kung baga may parang, kung 30 pesos yung nagpapaload sa'yo at pinabayad mo lang 30, meron kang piso doon or dos doon. So, not bad kung ayaw mong padagdagan or kung sapat na sa'yo yung ganong konting tubo. So, yun ang gusto ko sa Paymaya. And, para din siyang bangko, so may mga rebates na dumadating, lalo na pag PLDT subscriber ka. Kasi, may binabalik siyang 50 pesos,
80 pesos na rebate. So, yun ang kagandahan when you're using Paymaya. Yun. So, kung ikatatanong nyo ako kung maganda, mas maganda ba siya kaysa sa GCash or Cebuana, kasi natinginig ko Cebuana, meron na rin silang micro savings. So far, yun, Paymaya lang. Kasi pag nag-GCash ka or parang nagsaksak lang. Pero, or maganda lang doon kung gusto mong naka-spread out yung mga savings mo. Yung, kunyari, kung pang-emergency mo yung Paymaya or yung GCash naman, ganun. Yan ang maganda sana in the future if dito sa Pilipinas magkaroon ng mga QR code, mas mabilis na. Kasi may QR code, diba, yung Paymaya. So, kung nasa ibang bansa ka, nagagamit nila yung QR code para kahit mobile phone lang gamit mo, iscan nila. Bahid ka na. So, yun ang hindi inaabangan ko kasi mas maganda yung ganong klase ng technology kasi hindi mo na kailangan ilabas yung card mo. Isang phone mo lang. Pwede na. So, ayun lang ang follow-up ko about Paymaya. For those of you na gusto mong savings, ganon, and maraming hasa sa bangko kasi lalo na sa BPI or BDO, minsan hindi lang isang ID ang hinahanap nila kundi dalawa. So, para sa akin, pinaka-convenient yung magkaroon ng Paymaya card. And walang problema kahit na ma-expired yung card mo for as long as meron ka sa Paymaya app naman, walang problema. Yun. So anyways, I hope you guys, nakatulong ako sa mga gustong or nagko-consider na magkaroon ng savings, gamit ang Paymaya, or ano ba mga features ng Paymaya na maaaring magustuhan nyo. So, yun ang masishare. Yun lang ang kaya kong i-share for now. So, thank you so much. And